February 26, 1935. Sa araw na ito ay nagsagawa ng demo si Robert Watson Watt kasama ang kanyang assistant na si Arnold Wilkins upang ipakita ang kakayahan ng radio waves na makadetect ng eroplanong lumilipad. Si Robert Watson Watt ay isang Scottish physicist na naging pinuno ng radio department ng National Physical Laboratory sa Teddington, England noong 1930s. Habang nanunungkulan sa departamento, ay nagpadala siya ng memorandum sa British government na tinawag na Detection and Location of Aircraft by Radio Methods, kung saan ipinaliwanag niya ang paraan sa paggamit ng radio waves upang makadetect ng isang aircraft. Ngunit bago pondohan ang proyekto ay hiniling ng pamahalaan na magsagawa ng demo upang patunayan na makakadetect nga ng eroplanong lumilipad ang radio waves. Kaugnay nito ay isinagawa ang demo. Isang bomber plane ng Royal Air Force ang pinalipad at nadetect ito gamit ang transmitter ng BBC. Dahil sa matagumpay na resulta, ay sinuportahan ito ng pamahalaan at nagpatayo ng mga radar station sa English Channel at sa mga baybayin ng North Sea. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay umatake ang Germany, ngunit dahil sa mga radar ay napaghandaan ito ng Royal Air Force at naipagtanggol ang United Kingdom. Tumanggap naman ng knighthood si Robert Watson Watt kay King George VI noong 1942 bilang parangal sa kanyang pagkakadevelop ng range and direction finding na mas kilala bilang radar.